At hindi lang siya basta charging dock. Diba dual purpose siya? Ano ba yung importance nitong LCD screen ni iMoney i2 Plus? Nagpa-power save to. Super duper excellent yung battery life niya. As in 2 to 3 times siya ni iMoney i2. Hi everyone! I am Mami Gladys. If you are new here, this channel is about breastfeeding and breast pumping. I usually make review about breast pumps. I also give tips and hacks or anything related about breastfeeding and breast pumping. So if you are interested sa mga nabanggit ko, please do consider subscribing. And for today's video, I will review iMoney i2 Plus Wearable Breast Pump. I also did unbox this pump and I will put the link on the description box para at least ma-idea kayo kung ano yung mga inclusions niya. So if you are interested about this iMoney i2 Plus, ano ba yung detailed features niya? Anong importance sa mga new features niya? Just keep on watching! First is, ipapakita ko yung physical appearance ng motor pump niya at yung charging dock niya. Ayan, ito yung pinakang charging dock niya. Ayan, nakalagay yung logo ni iMoney. Tapos, ito yung charger port niya, yung pinakang charging dock. Tapos, ito yung pinakang ilalim. Meron siyang rubber dito para at least hindi siya dudula sa flat surface. Ayan. Tapos, upon opening, ayan na yung pinakang motor pump ni iMoney i2 Plus. Kunin ko yung isa. Yan. Dito, ayan kung nakikita nyo, ayan yung pinakang charger port niya dito sa motor pump. Ito. Yan. Ito siya. And then, ito naman yung pinakang pump motor niya. Yan. Charger port. Ito yung kabitan ng cups niya. Mga buttons. On and off. Massage mode, expression mode, decrease sanction, and increase sanction. Tapos, ito yung LCD screen. Ayan siya. Okay. This is available sa iMoney.ph for only 11,950. Pair na siya, included na tong charging dock niya. Available din siya per piece for only 5,975. Isang set na siya ng ganito pero hindi included yung charging dock niya. Magiging included lang yung charging dock niya kapag bumili ka ng pair nito and that was for 11,950. Ayan. At kapag bumili ka directly sa website ni iMoney.ph, gamitin niyo lang yung voucher na Gladys para at least ma-avail yung pre-shipping fee voucher and this is valid nationwide. As mentioned kanina, kapag bumili ka ng pair ng iMoney i2 Plus, meron siyang kasamang charging dock. Ayan. Ano nga bang use nitong charging dock na to? And important diba na meron itong charging dock? Well, depende yan sa pangangailangan mo. This charging dock is for charging. This is serve as the charger of your pump. This is made specifically for iMoney i2 Plus lang. Sa previous video ko, pinakita ko doon kung compatible ba si iMoney i2 dito sa charging dock niya. At hindi siya. Ipapakita ko na lang yung video mamaya. Yeah. Kasi diba, kung nakita nyo kanina, ito yung pinakang charger port niya sa charging dock. Tapos, ito yung pinakang lalagay niya sa motor pump. Ayan siya. Yung kay iMoney i2, dito yung pinakang charger port niya. Ayan, kaya hindi siya compatible dito sa charging dock ni iMoney i2 Plus. At hindi lang siya basta charging dock. This is also for storage. Ayan. Pwede mong ilagay dito yung motor pump ni iMoney i2 Plus kahit hindi siya nakasaksak. At pwede mo siyang ilagay sa table or sa pumping station mo. Diba dual purpose siya? Ayan. Ayan, ginawa ko siyang as storage pa. Kailangan ba laging meron itong charging dock or pwede siya kahit wala na? Well, depende siya sa pangangailangan mo. Kung hindi naman hassle sa'yo magdala nitong charging dock kapag halimbawa working ka, tas dadalhin mo tong charging dock na to, okay, sige, dalhin mo siya. Or kung gusto mo maging safe tong motor pump mo, sige, dalhin mo siya. Pero pwede naman siya kahit wala nitong charging dock na to. Kung gusto mo naman maging safe yung motor pump mo, meron akong case na ginagamit para at least maging safe yung iMoney i2 Plus motor pump ko even without the charging dock. Ayan, ito yung gamit ko. Ayan, kasya yung isang motor pump dito ni iMoney i2 Plus. Ayan, ito yung loob niya. Tas foam siya. Ayan. Ayan, saktong-sakto siya, diba? Ayan. So, dalawa yung binili ko para at least spare siya. Ano talaga siya? Originally, this is for camera lens case. Pero ginawa ko siya as case ng motor pump ni iMoney i2 Plus. Kasi compatible siya. At safe talaga yung motor pump niya.
Tapos, pwede din naman itong sa Jujube ito eh, na mga bags. Kasama siya dun sa isang bag, na set na bag. Yan. Kasya naman yung motor pump niya, Imani i2 Plus. Ayan siya. Kasya siya. Kaso ito, hindi siya foam. Ang purpose ko lang dito is para at least hindi magasgasan yung motor pump niya. Ayan. Saktong-sakto siya dito. Yan. Bali, ilalagay ko na lang yung product link sa description box. Itong case na to, tsaka ito. Ayan. Diba sabi ko kanina, itong charging dock is for charging talaga siya. Paano kung halimbawang ayaw mo na magdala ng charging dock, matcha-charge mo ba si Imani i2 Plus? The answer is yes. Kasi itong mga Imani i2 wearable breast pump or Imani i2 Plus wearable breast pump is meron pa siyang included na charging cord. Nagpo-provide si Imani ng charging cord for this motor pump. Ito mismo siya. Kung ayaw mo naman magdala ng charging dock, pwede naman siya direct dito sa charging cord niya. Para at least hindi na hassle sa iyo magdala ng charging dock pa. Tapos 'di ba kung halimbawa namang dual pumping ka or kailangan mo i-charge yung dalawang motor pump, syempre 'di ba hassle pa sa iyo kung dalawa yung dadalhin mong mother socket nito. Ayan, meron akong nabili from MyPro. Ayan, dalawa na siya and advisable to para sa akin kasi nagmi-meet siya dun sa output or yung power na kailangan ni Imani i2 Plus na motor pump para at least hindi masira yung motor pump ni Imani i2 Plus. Again, ilalagay ko na lang yung product link sa description box. Ayan, dalawa siya. Ito yung dalawang charger cord ni Imani i2 Plus. Ayan, pwede ka na mag-charge ng dalawang motor pump at the same time. Ayan siya. For the next features, itong LCD screen ni Imani i2 Plus. Ayan, ano ba yung importance nitong LCD screen ni Imani i2 Plus? Alam nyo, sobrang big help nitong LCD screen ni Imani i2 Plus kasi dito mo mamomonitor yung battery life niya, yung level of sanction, at kung nasa ang mode ka na. Ayan. Upon opening, ayan yung makikita mo. Ayan, ito yung battery life niya, timer, tapos, ayan, yung, eh, diba ito is expression mode or B-pump. Tapos, massage mode. Ayan, massage. Tapos, ito yung level of sanction niya. Ayan. Decrease and increase. Ayan siya. Napansin ko dito sa LCD screen niya, Imani i2 Plus, kapag wala ka nang pinipindot sa mga buttons niya, nagpa-power save to. Ayan. Pakita ko. Ayan siya, diba? Nag-lighten siya. Ayan, nag-lighten siya. Magpa-press ako ng buttons. Ayan, oh. Maliwanag siya. Tapos, after 10 seconds siguro, or 5 seconds, nagli-lighten siya. Ayan. Diba, nagpa-power save siya. Para at least, diba, hindi nasayang sa battery pa kung hindi mo naman na kailangan yung mga information pa dito. Ayan. Kapag magpe-press ka. At isa pa sa features ni Imani i2 Plus is meron siyang timer or auto shut off timer. Kapag magsiset ka ng duration ng pumping session mo, at the beginning ka dapat magset ng duration. Ayan. Para magset ka, ipipress mo lang tong decrease sanction and increase sanction ng sabay for 5 seconds. Ayan. Tapos kapag ayan, nagbi-blink siya, meaning magsiset ka na. Ayan. Ang minimum is 10 minutes. Ang maximum niya is 40 minutes. Ayan. By the way, yung pag-set mo sa kanya ng timer, dapat at the beginning siya. For example, nag-start na yung pumping session mo, hindi ka na pwedeng mag-set pa ng timer. Basta kailangan at the beginning of your pumping session. Para sa akin, okay itong meron siyang timer. Kasi ako, tulad ko, minsan hindi fix yung timer ko sa pagpa-pump. Minsan 20 minutes, tapos minsan kailangan ko pa mag-extend ng another 10 minutes. Sobrang okay itong features ni Imani i2 Plus na meron siyang timer para ito sa mga mommies na limited lang ang oras to pump. Para at least, diba, monitored mo yung pumping session mo or yung timer ng pumping session mo. And next, yung new features ni Imani i2 Plus is meron siyang pause function. Ayan. Ito yung pause function niya. Ayan. For example, nagbegin na yung pumping session mo, tapos kailangan mo siyang i-pause. Kung nasaan kang mode, ipipress mo ulit siya. Ayan. Tapos kapag nagpa-flash na siya or nagbi-blink na siya, meaning naka-pause na siya. Para i-resume mo, ipress mo ulit siya. For example, nandito ka sa massage mode. And kailangan mo siyang i-pause. Ayan, blinking siya. I-resume mo. Ayan. For me, napaka-importante ng upgrade na to ni Imani i2 Plus na meron na siyang pause function.
importante para sa akin na merong pause function ng isang breast pump, lalo na ang isang wearable breast pump. Kasi for example, na-disalign yung flange funnel mo dun sa pinakang center ng nipples mo. Siyempre pag ganun, masakit at hindi siya magsasunction well. Since meron na siyang pause function, hindi mo na kailangan i-turn off yung pump mo just to arrange your flange funnel. Ipo-pause mo na lang siya, then you are ready to go. Para sa iba, napaka-importante nga ng duration or oras ng pagpapump. Kasi yung iba, limited lang talaga yung time to pump. Kasi kapag halimbawang tinurn off mo siya, mag-start ka na naman. Kapag halimbawang 10 minutes ka na nagpapump, tas na-disalign siya, papatayin mo siya, diba? Tas magbibigin ka na naman ng 0 minute. So, ayun, importante talaga para sa akin itong meron na siyang pause function. Sobrang importante ito sa mga mommies na limited lang ang time to pump. Para bang every minute counts, ayan, lalo na sa mga nature ng work nila. So, plus points to para sa akin kay Emani i2 Plus, yung meron siyang pause function. And last, this is what I love the most about this upgrade of Emani i2 Plus, is super duper excellent yung battery life niya. As in, 2 to 3 times siya ni Emani i2. Why? Kasi nagagamit ko tong si Emani i2 Plus for 13 to 15 pumping session for 20 minutes. Unlike ni Emani i2, parang nagagamit ko lang siya for 5 sessions for 20 minutes. Ayan, diba? Sobrang big upgrade siya. Sobrang big improvement talaga sa battery life pa lang niya. Akala ko nung una, nung inintroduce siya ni Emani, na meron na siyang LCD screen, makaka-affect siya sa performance ng battery life niya. Pero hindi. Nagulat ako na gamit ko siya ng 13 sessions for 20 minutes. Imagine, tas meron na siyang LCD screen. Ayun nga, siguro kasi ang ginawang solution ni Emani is, since meron na siyang LCD screen, ginawa nila, nilagyan nila siya ng power saver para at least hindi siya maka-affect dun sa battery, performance ng battery ni Emani i2 Plus. So, ayun, nagulat ako na nakaabot ako ng 13 sessions kapag fully charged siya. So nice, diba? Ipapakita ko naman sa inyo yung cups ni Emani i2 Plus or yung Triton cup niya. Ang ayoko lang dito sa Triton cup niya is itong cover na yan. Ayan, kapag minsan kasi, kapag nagsasalin ka ng pump milk mo, minsan, humaharang siya. Ayan, kasi, ayan, ganyan. Kaya minsan ang ginagawa ko, pag magsasalin ako ng breast milk or ng pump milk, hinahawakan ko siya ng ganyan. Ayan. Pero meron din naman kasi siya talagang use. As in, kapag halimbawa namang tapos ka na mag-pump, or kapag halimbawa magpa-power pump ka, tapos kailangan mo siyang tanggalin. Ayan, pwede mo siyang i-store. Ayan, ilagay mo lang siya para at least hindi mahanginan yung pump milk mo. Ayan. Diba? May use din naman siya, pero somehow, nakikita ko siyang disadvantage para sa akin. Kasi, lalo na yun, kapag magsasalin ka ng breast milk. Tapos nga pala, ito yung Triton cup. Meron na siyang upgraded version itong Triton cup. Ayan, mas ano yun, mas maganda yung quality nun compared dito kay Triton cup. So technically, super worth it mag-upgrade from Emani i2 to Emani i2 Plus. Sa battery life pa lang niya, diba? Sobrang big upgrade talaga nun ni Emani i2 Plus. Plus pa yung mga features niya tulad nitong LCD screen, pause function, tsaka yung timer niya. Sobrang worth it talaga mag-upgrade ng Emani i2 Plus. Again, this is available sa emani.ph for only 11,950. Pair na siya with charging dock na siya. And, huwag nyo kalimutan na i-avail yung free shipping fee voucher ko na Gladys upon checking out. Para at least, diba, save kayo ng shipping fee. And also, available din ito sa Shopee account nila and Lazada. Ilalagay ko na lang yung mga shop account nila sa description box. So again, that's all for my review of this Emani i2 Plus. I hope kahit papano nagkaroon kayo ng idea or nakatulong ako para at least makapag-decide kayo kung kailangan nyo ba mag-upgrade from Emani i2 to Emani i2 Plus. So I guess that's all for now. Don't forget to give this video a thumbs up if you find this helpful. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And as always, thank you for watching. Bye! Thank you.